Hi guys, good morning. And ito yung ulam natin for today guys. Ayan, patatas at saka ano daw ito? Soya daw ito guys. Hindi ko alam basta kayo yung nag-comment din doon eh. May napansin din ako sa nag-comment na soya ito. Hindi ko alam guys ha. Ayan. Ito yung binigay sa amin nung hiram kami ng hagdanan. May natira pa. Ayan. At ito naman yung dala ng biyanan ko. Ewan ko kung saan niya hiningi ito. Kaya ito yung lulutuin natin. May napansin po ako sa comment na hindi ba ako bumili ng karni. Wala pang karni. Nakabili ako ng karni kagabi guys. Sensya na hindi ko na napakita. Nakabili ako ng dalawang kilong manok. Ah, manok. Dalawang kilong... Oo, dalawang kilong manok nga. Dalawang kilong manok at saka dalawang kilong isda. At saka yung karning kalabaw ngayon namin bibiliin kasi may mag kakatay ng yung gatas na ano na naman. Mommy, pampas ligaliro na. Ha? Pampas ligaliro. Ayan. Hindi yun natin gusto kasi sayang din ito. Patulon naman talaga yung salit ko rin. Ano? Balik tayo guys. Nakabili ako ng dalawang karning manok. Dalawang kilo. Dalawang kilong isda. At saka yung karning kalabaw is mamaya may magkakatay dito. Ewan ko kung saan banda dito guys. Basta may magkakatay daw. Kasi huli ngayon guys eh. Start nga, simula ngayon huli ngayon. Kaya may hawang... Pag ganitong okasyon talaga guys, may ihawang mga karni-karni. So, bibili ako ng 1,000 1,000 lang na karning kalabaw. Marami na yun guys, uy. Ngayon yung bibilhin. Mamaya yung asawa ko bibili. So, ngayon, ito na lang muna yung lutuin natin. Yung karni, mga karni guys, at saka isda. Hindi ko lulutuin pag umaga, gabi kong lulutuin guys. Kasi pag umaga kong lulutuin, sayang. Sayang. Kumbaga sayang talaga eh. Ano, baka, basta, kung manok, okay lang mag, ano ako mag, sa mga bata. Pero kami matatanda, gabi na lang kami mag-ulam. At saka, wala yung asawa ko. Pinabili ko ng itlog, guys. Dalawang tray yung pinabili ko. Para sigurado na. Kaya nagpapasalamat po talaga ako, guys, sa aking dalawang sponsor sa grocery. At saka, syempre, kasali na din yung karne. Salamat po Ate J and Miss Rojas. Thank you so much po sa inyong dalawa. I-share ko lang sa inyo guys ha. Basta ano lang, i-share ko lang sa inyo eh. Tao dito eh. Kasi may yung uncle ng asawa ko. Kapag may kalaguyo ba, kumbaga, na ibang babae, nakipagtanin siya sa ibang babae, tapos yung uncle niya may asawa na. Dahil nag-away sila ng asawa niya, umalis yung asawa niya, pumunta sa magulang, doon nag-isay sa magulang niya. So, syempre, nalungkot siguro yung lalaki. Yung lalaki, wala pa silang anak, guys. Matagal na silang mag-asawa pero wala silang anak guys. Medyo malaki din yung bahay nila, parang gayong style din ng bahay ng binan kong lalaki. May ano sila, wala silang anak, sila lang dalawa. Kaya nag-away sila, tapos yun, simula nun umalis yung babae sa magulang niya, tapos nag-isa na lang yung lalaki doon sa bahay. Siguro dahil malungkot siya, eh dinaghanap siya ng iba. Pero hindi rin yung katuwiran guys, no? Kapag nag-aaway kayo, aalis yung isa, tapos okay lang, tapos maghanap na ng iba. Yung ganun ba?
Tapos, pinito sa akin ng asawa ko na kinausap talaga nila yung babae, yung kalaguyo ng uncle nila na bayaran yung babae, guys, para layuan lang yung uncle niya. So, nagulat ako, sabi ko, pwede pala yung ganun, no, na bayaran yung babae na para lang layuan yung lalaki. E, paano kung lalaki yung nag-ano sa lumapit sa babae, di ba? Hindi naman sa pinagtatanggol ko, guys. Kayo na ba naman? Kung paano kung lalaki talaga yung lumapit? Kasi lalaki yung umalis, guys, eh. Umalis sabay, sumama dun sa babae, tinanagtanan sila. Paano kaya kung ano? Kung magaganon ba, paano kaya kung ayaw nung lalaki layuan yung babae? Galing kasi sa abroad yung lalaki, guys, yung uncle ng asawa ko. Tawagin ko nila uncle, ha? Yung uncle. Tapos, babalik sana sa abroad, hindi pumayag yung asawa. Kasi siguro, malungkot siya kasi siya lang mag-isa. Tapos, sumantong na sa ganito. Alam mo naman dito, guys, mahirap din dito talaga. Kaya, nung humantong sa away-away, edi naglayas yung auntie. Diba namang si uncle naghanap ng iba? Medyo complicated yung ano, guys. Kaya inaasikaso talaga nila muna ngayon yung asawa ko. Inaasikaso nila. Tawag dito, kinakausap nila yung babae. Tsaka yung uncle niya. Na mag-ayos na sila, guys. Sana nga mag-ayos. Parating pa naman yung Holi. Tapos, ito yung Holi, guys. Yun yung parang masaya yun sa lugar nila ba? Pero, sa amin, same lang din naman, guys. Parang wala lang din naman sa amin. Dati, nakailang huli na ako dito. Naka, tatlo ba ata? Or dalawa? Same lang din naman, guys. Walang tahimik lang naman yung bahay namin. Pero sa iba, masaya sila kasi may handaan silang nagagana. Pag may handaan naman talaga, guys, masaya naman talaga. Pero dahil kami, hindi naman kami naghahanda. Matigas na siya, guys, oh. Oh. Kaya kunin na lamang natin yung ano niya, buto niya, oh. Malakas talaga ng amoy niya, guys, uy. Yung soya, Joss, yung soya, ano, guys, parang gatas siya. Soya milk ata yun. Mm-mm. Natikman. Hindi ko pa yung natikman, guys, sa Malaysia. Yan, oh. Sa Malaysia, marami naman kasing benta yan, soya milk. Hindi kasi talaga ako pwede sa gatas, guys, kasi sumasakit yung ulo ko. May ganun ba, guys, kapag umiinom ng gatas, sumasakit yung ulo? Kung mayroong ganun, guys, comment lang kayo dito sa akin. Kasi isa ako sa inyo. Oh. Hindi kayo nag-iisa, kumbaga ako din. Yung fresh milk dito, marami ito, fresh pa ito. Pero hindi ko kayang uminom. Kasi nga, iniiwasan ko, sumakit yung ulo ko, no? Mahirap na, masakit yung ulo. Tigas na ng anong nambiran ko. Ay, naglag. Sila ay may okasyon siguro sila sa eskwelahan sa paaralan nila dahil Holi nga. Baka may konting party yung magaganap sa kanila doon. Pero ewan ko lang. Guys, may napansin nga po pala ako sa comment na may isa ako napansin na bakit hindi na lang mag-ano si kumbaga yung mga bata ba sa tawag dito ay sa bahay na lang mag-aral ba? Kumbaga. Ano tawag doon, guys? Uy! Basta, kayo na mag-ano, guys. Pasensya na kayo. Nakalimutan ko na naman, oy. Naisip ko yung kanina, tapos nakalimutan na naman ngayon. Ay, nako.
Ayun nga guys, sa bahay na lang mag-aral. Parang, ano ba tawag dito? Basta kayo nang bahala guys. Pasensya na talaga kayo guys, ha? So, yun nga. So, napag-isip-isip ko kagabi nung nakita ko yung comment na yun. Hindi pa ako nakapag-reply po sa iyo. Pasensya na, hindi ko alam po anong pangalan nun. Shoutout po sa iyo. Isa lang naman yung nag-comment, guys. So, yun. Sabi niya, bakit hindi na lang sa bahay mag-aral yung mga bata? Kung yung teacher na mamalo, talaga yung bata ayaw na pumasok sa school, tama? Hindi naman na siya pinalo, guys, mula nung nagpunta ako sa school sa Arin. Parang ano lang siya ba, parang dahil naka-absent siya ng mga ilang araw, dahil nga may lagnat siya, 3 araw ata siya naka-absent. 3 or 4 na araw siya naka-absent. Dahil nilagnat, hanggang ngayon may ubo pa nga. So, napag-isip-isip ko kagabi, guys, na pwede rin kaya yun na ako na lang pupunta na lang ako sa school. Manghihingi na lang ako ng assignment ni Arin. Tapos dito na lang siya sa bahay mag-school. Mag-aral. Sa bahay na lang mag-school. Sa bahay na lang mag-aral. Ayan. Sa bahay na lang siya mag-aral. Tapos pagtapos na yung ano niya, dadalhin ko na naman ulit sa teacher. Pwede kaya yun, guys? Tanong ko lang mamaya sa asawa ko. Kasi kung pwede yun, okay na yun. Kasi si Arin maliit pa rin naman. At saka si... tawag dito. Malapit lang din naman kasi yung school ni Arin. Si Ayman, hindi yung pwede na sa bahay lang guys. Kay malaki na si Ayman. Kailangan niyang lalo na, kailangan niya malaman yung Nepali dito guys. Dahil mahirap na. Sa totoo lang guys, mas matalino yung mga bata sa salitang Nepali kaysa sa akin guys ha. Kaya minsan pa nagsasalita yung mga bata sa akin na Nepali. Hindi ko maintindihan kasi tinatanong ko talaga kung ano ba ibig sabihin, hindi ko maintindihan ano ba ibig sabihin nito. So yung mga bata ang nagtuturo sa akin, guys. Pero kung usap lang naman na normal lang usap lang ba na about sa bahay lang anong kakain na, kumbaga yung mga ganyan ba. Nandito na lang guys. Maraming salamat po sa inyo lahat. Nagpapasalamat po ulit ako sa aking mga sponsor, lalong lalo na sa mga silent viewers ko po at saka silent subscriber ko po at saka basta po nagpapasalamat po ako sa inyo lahat. Salamat din po sa mga hindi nag-i-skip dyan. Thank you so much po. Malaking tulong po yan para sa akin. Maraming salamat po. God bless you all po. Bye-bye Arin. Bye-bye. Itahir na. Bye-bye. Thank you so much. Thank you so much.